Magandang araw po sa inyong lahat. Bago ko po simulan ang padalang kwento kay Sir Carl, ay gusto ko munang magpakilala sa inyo. Ako po si Ton Valencia, ang may-ari at narrator ng channel na Creepy Shunari, Tagalog Horror Stories. Pansamantala po muna kung hahalili kay Sir Carl bilang kanyang co-narrator. Inaanyayaan ko rin po kayong dumalaw sa aking channel na Creepy Shunari. At gaya ng channel ni Sir Carl, marami din akong horror stories na tiyak na inyong magugustuhan. Maraming salamat po, simulan ko na po ang kwento. Hi Sir Carl, magandang araw po sa iyo, pati na rin sa lahat ng inyong mga tagapakinig. Ako po pala si Ford, kasalukuyang nakatira dito sa Cavite. Bata pa ako ay madalas na akong nakakarinig ng mga kwentong katatakutan tungkol sa iba't ibang uri ng nakakatakot na mga nilalang. Noong panahong nabubuhay pa ang aking Lolo Magno, ay marami din siyang ikinukwento sa amin ng mga kapatid ko tungkol sa mga aswang. Isa ng araw ay ang hindi niya malilimutang karanasan doon sa aswang na tinawag niyang Aswang na Danag. Sa probinsya ng Pampanga pa raw noon nakatira ang Lolo Magno at nasa 15 anyos daw siya nang nangyari ang karanasan niyang iyon. Noong mga panahon daw na iyon ay nakapagtataka raw ang bigla ang pagkamatay ng ilang mga bata sa mga kalapit lugar nila. Inakala raw ng nakararami na isa iyong uri ng sakit. Hindi raw kasi maipaliwanag ng mga doktor kung anong uri ng sakit ito. Natanging ang mga bata lang na nasa edad 15 taon pababa lang ang dinadapuan. Nang dahil doon ay ikinabahala ng mga tao ang lumalaganap na epidemya. Lalo't wala silang maisip na solusyon para maiwasan ang inaakalang sakit. Isang araw, ay nagkaroon daw sila ng bagong kapitbahay. Ang kapitbahay nilang iyon ay isang buong pamilya. Dalawang matanda na babae at lalaki at isang dalaga. Sadyang tahimik daw ang pamilya, ang mga bagong lipat. Palagi lang daw nasa loob ng bahay ang mga ito. Bihirang-bihira daw nilang makitang lumabas ng tahanan ng pamilyang iyon. At kung lumabas man, ay palaging padapit hapon na. Hindi rin daw halos namumukaan ang itsura ng mga ito kung hindi mo makikita ng malapitan o harapan dahil palagi silang nakasuot ng bandana na halos tumatakip sa mga mukha nila maliban sa matandang lalaki. Pero may ilang pagkakataon na raw na nakita ni Lolo Magno ang itsura ng mag-ina tuwing dudungaw siya sa bintana ng kanilang silid kung gabi. Madalas daw kasing nakaupo ang mga iyon sa may beranda ng bahay ng mga ito na siguro ay nagpapahangin. Ayon pa kay Lolo Magno, isang magandang babae raw ang anak ng mag-asawang matanda na nalaman niyang Telma ang pangalan. Noong minsang narinig niyang tinawag ito ng matandang lalaki. Maganda raw ang dalagang si Telma. Napakaamo raw ng mukha noon at mabini kung kumilos. Madalas daw ay palihim lang na tinitingnan ni Lolo ang dalagang kapitbahay nila. Noong minsan daw na nahuli siya ng ina nitong nakatingin kay Telma, ay pinanlisikan siya ng tingin ng matanda at dali-daling hinila ang dalaga papasok ng bahay. Isang umaga, habang magkakasamang nag-aalmusal ang pamilya nila Lolo Magno, ay napansin ng kanilang ina ang pananamlay ng dalawa niyang kapatid na nakababata. Tamilmil ang mga iyon sa pagkain, kaya tinanong iyon ang nanay at tatay nila kung masama ba ang pakiramdam ng mga ito. Ang sabi raw ng dalawa ay inaantok lamang daw sila. Pero nag-umpisa nang mabahala ang kanilang ina, nang mapadalas na ang pagiging walang gana sa pagkain ng dalawang kapatid ni Lolo Magno. Bukod roon ay namumutla na rin ang mga ito kahit pa nga palagi ang pagtulog.
Nagpasya na ang mga magulang nila na ipasuri sa doktor ang dalawang kapatid. Subalit agad ding pinauwi ang mga iyon dahil wala namang makitang sakit sa mga ito. Lalong nabahala ang kanilang ama't ina, lalo't ang kasalukuyan nangyayari sa mga kapatid niya ay ilan sa mga senyales ng hindi matukoy na sakit na lumalaganap sa lugar nila na naging sanhi ng pagkamatay ng mga dinadapuan ito. Hanggang maisipan daw ng kanilang tatay na ipasuri sa isang albularyo ang dalawang kapatid ni Lolo Magno. Noong araw ding iyon ay sinadya ng kanilang tatay ang kilala nitong albularyo na sa kabila pa ng bayan na iyon nakatira. Hindi naman daw ito nabigong isama iyon sa tahanan nila. Agad naman daw sinuri ng albularyo ang mga kapatid ni Lolo Magno at ayon dito, totoong walang sakit ang dalawa. Sa halip, aswang dawang may kagagawa ng pananamlay ng dalawang bata. Ang aswang daw na iyon ay ang aswang na danag. Ayon daw sa albularyo, ang mga aswang na danag daw ay isang uri ng bampira kung saan ang nagsisilbing pagkain at inumin ay dugo ng tao. Pero hindi katulad sa mga pangkaraniwang bampira ang mga danag, dahil tanging mga bata lang ang nakahiligang biktimahin noong mga panahong iyon. Bukod doon, nagagawa din nilang lapitan at sipsipin ang dugo ng kanilang biktima nang hindi sila mapapansin o makikita ng kahit sino maging ang biktima nila. Dahil may kakayanan daw ito na maging invisible. Araw-araw daw babalikan ng aswang na iyon ang kanyang biktima para sipsipan ng dugo. Hanggang sa tuluyan itong mamutla, unti-unting manghina at kalaunan ay mamatay, sanhi ng pagkaubos ng dugo nito. Ramdam daw ng albularyo na nasa malapit lang ang aswang na danag at naghihintay lang na magutom at mauhaw ulit para balikan ang biktima niya. Tinuruan ng matandang albularyo ang mga magulang nila lolo kung paano maitataboy ang aswang na bumibiktima sa kanyang mga kapatid. Ang ginawa raw nito ay nagdikdik ng bawang at inihalo sa langis na dala nito at ibinigay iyon sa kanyang ina. Ang bilin daw nito'y pahiran daw lagi ng langis na iyon ang buong katawan ng mga kapatid niya. Nang sa ganoon ay hindi makalapit basta-basta sa mga ito ang aswang. Ibinilin rin nito na maglagay ng asin at palaspas o tingting sa pinto ng bintana para hindi makapasok doon ang masamang nilalang. Pagkaalis na pagkaalis daw ng albularyo ay naghanap na agad ang tatay ni Lolo ng dahon ng nyug para gawing palaspas. Dinala pa raw nito ang mga nagawang palaspas sa may simbahan para mabendisyonan ng pari at mas maging malakas ang bisa nito. Sinunod daw ng mga magulang ni Lolo Magno ang lahat ng bili ng albularyo at simula raw noon ay unti-unti nang bumalik sa dati ang sigla maging ang kulay ng mga kapatid ni Lolo Magno. Ilang araw pang lumipas at bumuti na raw ang pakiramdam ng mga kapatid niya. Pero isang araw, nabalitaan nilang namatay ang batang anak ng isa sa kanilang kapitbahay. Dahil doon, napilitan daw ang tatay ni Lolo Magno na sabihin sa mga kapitbahay nila ang tungkol sa aswang na danag na siyang salarin ng pagkakasakit at pagkamatay ng mga bata sa kanila. Pero sa halip daw na paniwalaan ng kanyang ama, ay tinawanan lang daw ito at inisip na baka daw nasumpit ng masamang hangin ang pag-iisip nito. Kaya sinabihan ng kanilang ina ang tatay nila Lolo Magno na huwag na nitong pilitin ng mga tao na maniwala sa kanila. Ang mahalaga ay nagbigay na sila ng babala. Kaya kung mapahamak ang kani-kanilang pamilya, ay malinis na ang kanilang konsensya kasi binalaan na nila ang mga ito. Minsan, nagising raw si Lolo Magno sa kalagitnaan ng gabi para umihi. Napadungaw siya sa labas ng bintana ng kanyang kwarto
matapos na mapansing nakabukas pa pala ito. Noon niya napansin ang tatlong nilalang na papalabas mula sa bahay ng dalagang si Telma. Inisip daw niyang si Telma iyon at mga magulang nito. Nagtataka raw si Lolo kung saan pupunta ang mga iyon dahil 10 oras na ng gabi. Isasara na lang daw niya sana ang bintana nang bigla raw nag-alulunga ng sabay-sabay ang mga aso ng kanilang mga kapitbahay. Nakaramdam tuloy siya ng takot dahil parang nakakakilabot daw ang alulong ng mga asong iyon. Muli raw napadungaw si Lolo sa labas ng bintana, baka sakaling malaman ang dahilan ng pag-iingay ng mga aso. Nang makita raw niya sina Telma at ang mga magulang nito na tumapat sa tahanan ng kanyang kaibigan na si Yoyoy. Ipinagtaka daw ni Lolo Magno kung ano ang sadya ng mga iyon doon sa alanganing oras ng gabi. Ilang sandali pa ay nakita niyang dahan-dahang binuksan ng ama ni Telma ang nakaawang na bintana sa ibaba ng bahay. Maaaring nakalimutan iyong maisara na siya namang nakita ng tatlo na pagkakataon para makapasok. Kinabahan na raw siya sa mga pagkakataong iyon, kaya dali-dali na niyang isinarang maigi ang bintana ng kanyang silid. Nanginginig at nagtalukob ng kumot sa kanyang higaan at pinilit na makatulog. Kinabukasan, ikinuwento raw niya sa kanyang nanay at tatay ang tungkol sa nakita niya noong nagdaang gabi. Pero hindi raw siya pinaniwalaan ng mga ito. Ang sabi pa nga raw nila ay baka panaginip lang iyon ng lolo o baka naman namamalikmata lang siya. Nakagalitan pa nga raw si Lolo Magno ng kanyang tatay kung bakit namimintana pa raw siya sa 10 oras ng gabi sa halip na nakasara na dapat iyon. Noong sumunod na gabi, inabot na raw ng hating gabi si Lolo Magno sa pagbabasa ng libro nang marinig na naman niya ang pag-aalunungan ng mga aso. Nakaramdam daw siya agad ng kaba nang maalala ang nakita noong nakaraang gabi. Napahinto raw tuloy siya sa pagbabasa at napatalokbong ng kumot. Naisip niyang matulog na subalit hindi siya mapalagay dahil natutokso siyang dumungaw sa bintana para malaman kung bakit nag-aalulunga na naman ang mga aso sa paligid. Hanggang napabangon daw siya dahil mas nanaig sa kanya ang curiosidad. Dahan-dahan niyang binuksan ng bahagya ang bintana ng kanyang silid para palihim na dumungaw roon at nagmasid sa paligid. Katulad noong nagdaang gabi, muli na naman niyang nakita sina Telma at ang mga magulang nitong papalabas na naman ng bahay. Sinundan niya ng tingin kung saan pupunta ang mga iyon habang naglalakad sa kadiliman ng gabi. Muli na naman niyang nakita ang mga ito na tumapat sa bahay ng kaibigan niyang si Yoyoy. Habang hinihintay raw ni Lolo Magno ang susunod na gagawin ng mga ito, ay bigla raw lumingon ang matandang lalaki sa direksyon niya at nakita raw ni Lolo kung paano siyang pukulin ng nanlilisik nitong tingin. Bigla raw natigilan ng Lolo at tila raw nanigas ang katawan niya sa takot habang nakatayo sa tabi ng bintana. Hindi raw niya alam kung gaano siya katagal sa ganoong ayos. Basta't namalayan na lang niyang wala na sila Telma sa tapat ng bahay ng kaibigan ni Lolo. Sa takot daw ni Lolo Magno ay napatakbo siya sa palabas ng kanyang kwarto para puntahan ng mga magulang sa silid ng mga ito. Mabuti na lang daw at agad na nagising ang mga iyon at sinabi niya ang kanyang nakita. Noong una ay pinagalitan pa siya ng kanyang tatay at sinabi ang hindi raw kasi siya nagdadasal bago matulog sa pag-aakalang nananaginip lang siya ng masama. Pinilit pa nga raw siyang pabalikin sa kwarto niya para matulog. Pero pinakiusapan daw niya ang kanyang nanay na doon na lang muna siya matulog sa silid ng mga magulang.
Mabuti na lang daw at pumayag naman ang nanay niya. Pero kinabukasan ay inapoy na siya ng lagnat at nagdidiliryo na. Kaya tumawag ng albularyo ang kanyang ama. Matapos daw siyang suriin ang albularyo ay sinabi nitong isa sa mga kapitbahay nila ang may gawa ng pagkakasakit ni Lolo Magno at nararamdaman daw niya ang presensya ng mga iyon sa paligid. Nakasisiguro daw itong aswang ang mga iyon. Matapos daw painumin ng albularyo si Lolo Magno ng katas ng kung anong halamang gamot, ay binilinan daw nito ang kanyang mga magulang na maglagay ng dinikdik na bawang sa labas ng paligid ng bahay bilang proteksyon laban sa mga aswang na danag. Ayaw na ayaw raw kasi ng mga ito ang amoy ng bawang, kaya't hindi iyon makalalapit sa bahay nila kapag may bawang. Lalo na kung araw-araw itong papalitan ng bagong dikdik. Buong araw daw na hindi umalis noon ng bahay ang tatay ni Lolo para magbantay at makasigurong walang masamang mangyayari sa kanya. Sa awa naman daw ng Diyos dahil tuluyan na rin nawala ang lagnat niya. Noong sumunod na umaga, ang lahat daw ay napulabog sa narinig na malakas na palahaw ng nanay ng kaibigan ni Lolo Magno na si Yoyoy. Halos lahat daw ng kapitbahay ay napasugod sa bahay ng mga ito at noon nila na lamang pumanaw na ang anak nitong si Yoyoy. Ang lahat ay nagulat sa bigla ang pagpanaw ng kaibigan ni Lolo. Ayon daw sa nanay nito, may ilang araw na raw na matamlay ang kanilang anak at unti-unting nanghihina. Ang buong akala raw nila ay kulang lang ito sa bitamina, pero ikinagulat nga nila nang puntahan ito ng kanyang ina sa silid nito ng umagang iyon para sana gisingin. Nalaman itong hindi na ito humihinga at matigas na rin ang katawan. Malakas daw ang kutob ng mga magulang ni Lolo Magno na may kinalaman ng aswang sa nangyari sa kanilang kapitbahay na si Yoyoy. Batid naman daw ni Lolo na sina Telma at ang mga magulang nito ang mga aswang batay sa mga nakita niya noong mga nagdaang gabi. Gusto man ni Lolo Magno na sabihin iyon sa mga magulang ng kaibigan, ay sinaway naman siya ng kanyang nanay at tatay. Dahil alam daw ng mga itong hindi rin siya paniniwalaan ng mga tao. Mas maiging manahimik na lang daw ang lolo. Makalipas ang ilang linggo, ibinalita sa kanilang magkakapatid ng nanay at tatay nila Lolo Magno na lilipat na sila sa ibang lugar. Nabahala daw kasi ang kanilang mga magulang na baka muli na naman silang mabiktima ng mga kapitbahay nilang aswang. Hindi naman masisigurong araw-araw at habang buhay silang makakapaglagay ng bawang. E papano kung hindi dahil nakaligtaan? E di siguradong mabibiktima na sila. Lalo pa at sila ang pinakamalapit sa mga iyon. Kaya mas maigi na lang daw na umalis sila sa lugar na iyon. Sa probinsya sa Quezon sila lumipat, kung saan may kamag-anak ang kanilang ina. Naging maayos naman ang buhay nila roon at doon na sila nanatili hanggang sa magsipag-asawa na silang magkakapatid. Ilang taon na rin nang pumanaw si Lolo Magno. Pero ang mga kwento niyang nakakatakot at puno ng kababalaghan ay hindi namin makakalimutan, lalo ang kanyang karanasan tungkol sa mga aswang na sinasabi niyang nagmula sa lahi ng mga danag. Hanggang dito na lang ang kwento kong ito, Sir Carl, na nagmula kay Lolo Magno ko. Maraming salamat po. Mag-iingat po kayong palagi at hanggang sa muli.